So ngayon guys, ang vlog ko ngayon ay tungkol sa YouTube's Terms of Service or YouTube's Policy 2021. So ito yung bagong policy ni YouTube guys na binigay sa atin. So itong email na ito guys ay nareceive ko noon pang May 27, 2021. So almost 4 months na ngayon kasi September na ngayon. Marami ng mga vloggers or YouTubers guys na nakagawa na ng tutorial tungkol dito. Pero okay lang kahit late na ako kasi kumbaga gusto ko lang din i-share yung sarili kong opinion tungkol dito. And gusto ko pang mas i-elaborate ito para mas maintindihan ninyo. Okay? So, basahin ko muna guys. Excuse. Changes to YouTube's Terms of Service. You're receiving this email because we're updating the YouTube Terms of Service to clarify our terms and provide transparency to our users. The terms were similarly updated in the United States in November 2020. These changes shouldn't significantly alter your access or use of the YouTube service. So itong policy na to guys ay na-implement na sa United States noong November 2020 pa. So, mas nauna sila sa atin. So, kasi tayo nitong year pa lang, nitong 2021. So, meron tatlong terms of service na ginawa si YouTube para sa atin. So, ito yung una guys. Basahin ko muna. Facial recognition restrictions. The terms of service already state that you cannot collect any information that might identify a person without their permission. Well, this has always included facial recognition information. The new terms make that explicitly clear. Okay, so from the title pa lang itself, sinasabi dito guys na facial recognition restriction. So, sinasabi dito guys na bawal na daw tayong mangolekta ng mga information, mga pictures na tumutukoy sa isang tao or personalidad. So, bawal na yan guys. Okay, for example, sa vlog mo, may tinutukoy kang tao. And then, from your content itself, sa content mo pa lang, alam na ng mga viewers, obvious na sa kanila na itong tao pala yung tinutukoy mo. So, bawal po yun guys kasi, syempre, alam na ng mga viewers na ito pala yung tinutukoy mo. So, kumbaga, yung tao na yan, yung tinutukoy mong tao, kumbaga, nandyan na yung paninirang puri, nandyan na yung nakakahiya effect. Kasi, regardless kung ano yung sinasabi mo tungkol sa kanya, pero syempre, nabulabog siya, nabulabog yung pangalan niya, na nasama yung pangalan niya dyan sa vlog mo, which is bawal po yun without their permission. Okay? So, ito pa yung isang example, yung, alam nyo yun guys, yung video reaction, yung may nag-react sa video mo. Halimbawa, sa singing, dancing, magic, or even mukbang, alam ko may mga nag-react dyan na may nakikita na kasi ako. So, ito, example lang to guys, no? So, for example, ginawan mo ng video reaction yung video ni Morissette Amon na kumakanta ng Akin Ka Na Lang. Okay? So, yung paggawa mo po ng video reaction sa video niya is, yan po ay bawal kasi from the title na facial recognition restriction, yan sa video mo, nakikita mismo si Morissette, pati yung pagkanta niya, talagang vulgar na sinama mo siya sa video mo, which is yun ay bawal. Kasi nakita siya sa video mo without her permission, okay? Pero, alam nyo guys, sa totoo lang, may nakikita akong mga channel na marami na gumagawa ng mga, yung content nila is more on tungkol sa mga celebrity, mga sikat na personalidad. Siguro hindi naman sila nakalabog sa policy. As long as na, kahit walang permission guys, as long as na yung tao na tinutukoy nyo, yung tao na sinasama nyo sa mga vlog nyo ay, hindi magreklamo kay YouTube, hindi sila aapila kay YouTube.
So, okay lang. Basta hindi sila magreklamo kay YouTube na ganito, sinama nila ako sa content nila, nakita ko yung mukha ko sa kanila, tinukoy nila ako sa vlog nila, ganun. So, okay lang yun, guys. Basta hindi sila magreklamo or umapila kay YouTube. Okay? So, ang pangalawa, YouTube's right to monetize. YouTube has the right to monetize all content on the platform, and ads may appear on videos from channels not in the YouTube partner program. So, sinasabi nga dito, guys, sa policy number 2 na kahit hindi pa tayo monetize, tulad ko, hindi pa ako monetize, guys. So, kahit hindi pa tayo monetize, ay yung mga video natin, mga videos natin ay lalagyan na raw na nga raw ng ads or patalastas ni YouTube. So, kahit hindi pa tayo monetize, guys, is magkakaroon na ng patalastas yung mga YouTube natin. Pero, kahit may patalastas na yung mga videos natin ay hindi pa tayo kikita kasi nga hindi pa tayo monetize. Which is, ang kikita dito is si YouTube. Yun yung bagong pakulo nila or policy nila. So, kahit hindi pa tayo monetize, ay lalagyan lang nila ng patalastas yung video natin. Which is, kumbaga, sad part din sa atin, sa tulad ko na hindi pa monetize. Kasi nga, diba guys, pag hindi pa tayo monetize, hindi pa ganun karami yung viewers natin, hindi pa ganun karami yung manonood sa atin, hindi pa tayo ganun kakilala. So, ngayon, kung lalagyan pa nila yung video natin ng mga ads, ng patalastas, syempre yung iba, buti sana kung mga celebrity tayo, mga kilaladong mga personalidad, kasi kahit maraming patalastas is hindi skip or hindi may inip, kasi nga sikat na personalidad, kumbaga talagang interesting sila na panoorin yan. Pero sa mga tulad natin na hindi kilalado at lalo na baguhan pa lang dito sa mundo ng YouTube, kumbaga sad part to sa atin kasi nga kung may halimbawa may patalastas, eh baka mainip sila. Baka sabihin nila na, ano ba to, may patalastas naman. Cancel ko na lang to, alis na ako dito, kick out ko na lang to, hindi naman ganun kakakilala, hanap na ako ng iba. Parang mga ganun, guys, na ano. Siyempre, pag may mga patalastas, baka mainip sila, mag-out kagad sila, mag-kick out, kumbaga, alis na sila sa video mo, sa channel mo, hanap sila ng iba na ano. Kasi yung iba gusto nila, yung video kaagad yung mapapanood. Wala na mga puro patalastas. Kasi, in my side, guys, naiintindihan ko rin to. Kasi, alam nyo, guys, yung ano, tunad ko, di ba, hindi pa ako monetize. Yung pinakamarami kong views that time, yan yung nagkaroon ng channel, guys. So, pero isa lang yung video ko na nagkaroon ng channel. Yun lang yung pinakamarami kong views, which is yun yung nagkaroon ng yun yung nagkaroon ng ano, ads. Yan, isa lang. Pero para sa akin, guys, ano, yung reaction ko dito is iba. Natuwa ako kasi nung nakita ko na may patalastas yung ano ko, yung video ko, sobrang tuwa ko, guys. Sobrang tuwang-tuwa ako na, hala, parang feeling ko monetize na ako, feeling ko sumisweldo na ako kasi may ads na ako. Pero hindi ko naman iniisip na nilagyan nila ng ads para kumita sila. Hindi ko naman iniisip yun kasi syempre kay YouTube to eh. So right niya na kung ano yung dapat niyang gawin. Hindi ko yun iniisip, guys. Yung nagkaroon ng ano, yung una kong nakita yung ads ko, yung reaction mo, guys, sobrang saya ko. Kasi parang yung pakiramdam ko na wow, napansin pala ni YouTube yung video ko. Kala ko hindi mapapansin yung video ko. Yung ganun, yun yung reaction ko. Natuwa ako, guys, na nagkaroon ng ads yung video ko. Regardless kung kikita man ako, hindi. Basta kung nagkaroon ng ads, natuwa na ako kahit hindi pa ako monetize. So, kumbaga sa iba, sad part din, diba, no? Kasi nagkaroon na ng ads. So, yun yung, kumbaga, let's accept na lang. Tatanggapin natin kasi yun yung policy ni YouTube na lalagyan na nga niya ng ads or patalastas yung mga video natin kahit hindi pa tayo monetize. So, yun yung pangalawang policy. So, ang pangatlo, royalty payments and tax withholding.
For creators entitled to revenue payments, such payments will be treated as royalties from a U.S. tax perspective, and Google will withhold taxes where required by law. So, sinasabi nga dito guys na dapat makapag-fill up na tayo ng form. So, sa mga monetized na dyan, so kung nakapag-fill up na kayo ng form before May, so congratulations, 15% lang yung mababawas sa revenue nyo or sa magiging sahod nyo. Pero kung na-late kayo ng pag-fill up, so June na kayo nakapag-fill up, so almost 25 to 30% po yung ibabawas na tax sa magiging revenue or sahod nyo. Yun yung bagong policy ni YouTube guys na kukuhanan ng tax yung mga sahod nyo from the US. So, US tax yung tawag dun. So, yun yung sad part din dun, diba? Kasi, syempre, diba, naghirap tayo dito sa ating channel, naghirap tayo dito sa ating vlog, tapos, syempre, babawasan nila, pero wala tayong mga gawa, guys, kasi, yun yung bagong policy ni YouTube. So, sa mga nakapag-fill up ng form before May, yung mga na-monetize na, over 50%, 15% lang yung mababawas sa kanila. Pero, pag June na kayo nakapag-fill up ng form, is nasa 25 to 30% yung mababawas sa inyo. So, sa mga tulad ko guys, sa mga tulad nyo dyan, ng mga nanonood ngayon na hindi pa monetize tulad ko, so, yung mga mababawas sa atin guys is 25 to 30% inyong mababawas sa magiging sahod natin. So, for example, halimbawa lang to guys, no, sumahod tayo ng 1,000, so yung mababawas sa atin is nasa 250 or 300, mga ganyan, or 350, no? Pero okay lang guys, hindi naman 50%, at least kahit papaano, malaki pa rin yung sa atin. So, okay lang yan guys, huwag tayong mag-focus dito kasi ang importante na kumbaga, nagsisikap tayo na mag-grow yung channel natin at gumawa lang tayo ng content na walang tinatapak ang tao. Okay lang na kapag mabagal yung progress natin, at least, kumbaga, nag-work tayo. Kasi kung hindi naman tayo, wala tayong ginagawa, hindi naman tayo sa sahod, diba? Wala tayong makukuha ang sahod. No? So, yun po yung sinasabi sa policy na ito, itong pangatlo na yun na nga yung sahod natin dun sa mga nakapag-fill up na monetize na before May, 15% lang yung mababawas sa kanila. Dun naman sa mga na-late na mag-fill up, June na sila nakapag-fill up, 25 to 30% yung mababawas sa magiging sahod nila. Ganun din tayo guys, tulad ko, hindi pa ako monetize. So, pag nagsweldo na ako, sana, is 25 to 30% yung mababawas sa mga susweldohin natin guys. So, sa mga 1,000, nasa 300 yung kaltas. So, 700 yung sa atin, yung makukuha natin. Pero, okay lang yan, guys. At least, kahit paano, may nakukuha tayo, no? So, ayun lang, guys, yung idea ko or yung saloobin ko, yung explanation ko tungkol dito sa YouTube's Terms of Service or YouTube's Policy 2021. So, huwag tayong mag-focus, guys, sa negative. Focus lang tayo sa positive. So, mag-vlog lang tayo. Gumawa lang tayo ng mga content na as long as na hindi natin ginaya yung content, sarili nating content, and as long as na wala tayong tinatapakang tao, okay lang kahit mabagal yung progress ng channel natin, basta tuloy-tuloy lang tayo, kahit paano, balang araw, mag-grow din yung channel natin guys, at marami din yung magiging views natin balang araw. So, ayun lang guys, I hope na nagkaroon kayo ng idea tungkol sa tutorial na ginawa ko ngayon, and I hope na hindi kayo mawala ng pag-asa tungkol dito sa mga may mga negative na side dito sa policy na to. And kung bago ka pa lang sa channel ko guys, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel and i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo. Kung hindi nyo naman nagustuhan guys, i-like nyo pa rin. So,
So, ayun lang guys. Thank you for watching.